Gaano pangit kasi basahin na K lang yung sagot. Siguro dagdagan nyo naman ng anong tama dito na gamitin. Anyone? Okay. Okay po or thank you po. Yes, okay po. Ganun po. Lagyan po ng po. Huwag naman po lagyan ng K na lang. So medyo pangit po siya basahin. Okay. Usahan ano? Sir, double K. KK, huwag gani, KK, tapos may dalawa ding exclamation. Okay? So let's continue our lesson. So let's talk about the review on multiplication and division of integers. In this case, gi-combine ko sila. Kanina gi-add and subtract, gi-combine ko din. Itong multiplication division gi-combine ko din ngayon. Kapag like signs, ang sagot is always positive. Kapag unlike signs, ang sagot negative. Is negative. Okay. Ano ang sagot dyan kapag gi-multiply mo? Positive. Yes. What about this one? Positive. Negative. Negative. Unlike signs yan sila, magkaiba. Okay. What if gi-change ko yung itsura? Ito siya multiply, di ba? Positive. Di ba multiply yan siya? Tama ba ako? Opo. What if gi-change ko siya? Ginawa kong ganyan, multiply pa ba din yan? Ginawa kong parenthesis instead na period. Binura ko yung period, ginawa kong parenthesis. Multiply pa ba din yan? Anyone? Oo. Yes or no? In the chat box, please. Hula, hula, hula. No. No? No? So, no daw po. So, in this case, sabi po ni Kenji, no. Sabi po ni Akimi, yes. So, this is still multiplication. Okay. Marami po itsura ang multiplication. Pwede pong ganito. 2 times 3. Pwede pong ganyan. 2 times 3. Pwede din pong ganito. 2 asterisk 3. Okay? Yes, sir, po. Pwede sa x. 3. Yes po, pwede din x. So, ganyan po ang multiplication. Madami po siyang itsura. Kaya meron akong gitsikan dat kahapon na nakita ko doon ang question is like this. 2 times 3 ang question, naka-parenthesis. Ang ginawa niya, gi-add niya lang, ginawa niyang 5. So instead na 2 times 3, that is 6 ang answer. Sa kanya, gi-add niya. So nakita ko na meron kayong kakulangan sa idea ng ano ang mga symbols na ginagamit sa multiply. Okay? So the same din po yan sa division, ang multiplication at saka division. Pag like signs, addition, plus. Pag negative signs, minus po. Kapag like signs, positive. Pag unlike signs, negative. Okay, tanong ko sa inyo kung multiply ba ito. 2 plus negative 1. Multiply ba yan o hindi? Meron mang parenthesis? Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi, sir. Ano pong operation na yan? Type mo sa chat box. Anong operation po yan? Anyone? Sabi po ni Princess, subtraction daw siya. Sabi po ni Jer, addition. And Kimji, MJ is subtraction. Okay. Meron na sagot sa inyo ng addition. Meron din po nagsagot sa inyo ng subtraction. So kanina, gi-combine ko, di ba? Addition and subtraction. Any of the two is correct. Pwedeng addition, pwedeng subtraction. Ito siya, addition siya in short. Pero pwede nyo din siyang isulat. 2 minus 1. I-rewrite mo ang tawag niyan. So, 2 plus negative 1. Maging 2 minus 1 na siya. The same pala man din ang sagot. In this case, tingnan nyo. 2 minus 1. Meron kayong binayad na 2, pero meron kayong utang na isa. The same lang ba sila dito? Meron kayong binayad na 2, meron kang giutang na isa. So, the same lang sila. Tama? So, ganun lang po yun. Okay. Now, I would like you to answer these 5 to 10 items on your notebook. And we name it as quiz number 3. Okay? Quiz number 3 na po tayo. So, please get your notebook para sa week number 3 natin. So, ito yung first 5 items. I would like you to answer that one. Are we going to use the calculator? Huwag muna po. Sunod na po kayo magagamit ng calculator kapag kailangan na talaga. Pero in this case, huwag muna. Mano-mano muna kayo. Okay? For numbers 1 to 5, sagutan po for 5 minutes siguro. Tapos magsabi lang kayo ng done. Mag-type lang kayo ng done sa chat box. Then may continue pa 6 to 10.
2 points po ang tama, 1 point po ang mali. Your time starts now. Sir, pwede answer only, sir? Complete answer na lang po para makita ko talaga sa inyong portfolio notebook na sinagutan nyo. You copy the question and you put your answer on the blank. Ganun lang po. Ma'am, nakadilig na akong kahapon. Sa kabila na lang. Nadiligan ko na yung kahapon. Sa kabila na lang. If you're done, you may type the word done on the chat box so that I will know. Wow, first one, Rashid. So si Rashid doon napakabilis magsagot. Tingnan ko yung kanya ha, output ni Rashid dito. Rashid. Si Rashid po, kompleto po siya ng week 1, week 2 portfolio. Meron siyang quiz number 1. Yung quiz number 2 na lang po ang kulang niya, yung activities. Hindi ko siguro ito natsa-checkan pa. So chat ka lang sa akin, Rashid, kung natapos mo na yung week 2 na activities natin. Sa page po mag-chat. So tingnan natin yung second. Sir, nag-send na ako ng week 2 na portfolio. Na-checkan ko na po yun. Pero yung activity mo, na-send mo na din. Week 2 na activity. Yung mga ipasagutan ko, God. Kinji, wala ka lagi sa listahan ko. Late ka nagpa-enroll? So, habol ka, Kinji, sa week 1, week 2 na ating portfolio at saka yung mga activities natin. Kung na-problema kayo, paano gagawin? At balikan nyo lang po yung recorded video na i-upload ko sa YouTube. So, paano po yun siya makita? Nasa GC po ninyo. Doon lang po makikita. Okay, marami na pong tapos. Last 1 minute, then we will do the checking for numbers 1 to 5. Then we will proceed again to part 2, which is 6 to 10. Okay, are you now ready? Can we now do the checking? Okay, let's start. So, exchange papers. Char lang. Exchange papers pa ba? Check your own paper po. Be honest. I want the honesty on your hands. So, for number 1, what's your answer? 12 plus 15. 27.
Yes, of course, that's 27. Pag tama po, ay, mali ang aking, saglit lang ha, pagkas ako, number 1, 12 plus 15, that is 27. Okay, 2 points po, pag tama, pag mali po, 1 point. Next, number 2, we have negative 21 plus negative 13. Ano ito, addition, subtraction, multiplication, division? Addition. Addition po. So, anong gagawin nyo? Pareho sila ng signs. I-add or isa-subtract? Subtract. Okay, ulitin ko. Kapag nag-add kayo or nag... Ay, kapag addition at saka subtraction ng integers, kapag pareho ang sign, i-add natin sila. Tapos, kopyahin ang sign ng dalawang number. So, I'll give you a time, a chance to correct your answer. Ulitin ko, kapag nag-add or nag-subtract kayo ng integers, tapos pareho ang dalawang numbers, pareho ang sign ng dalawang numbers, i-add natin sila. Tapos, kokopyahin ang sign ng dalawa. Another clue, bayad at saka utang. Meron kang utang, meron ka pang utang. So, ilan na lahat utang mo? And utang is negative. So, therefore... Negative 34. So, that's the answer. Negative 34. 2 points po ang tama, 1 point po ang mali. Okay. Pag sinabi ko kayo, I'll give you a chance, you are going to change your answer. Nakuha? Binigyan ko kayo ng chance. So, ibig sabihin, change ng answer nyo hanggat hindi ko pa nabibigay ang tamang sagot. So, pwede pong ganun. Basta sinabi kong I'll give you a chance. Okay, next, number 3. 14 plus negative 7. Ito ang clue. Meron kang 14 pesos na bayad, pero meron kang utang na 7. Ilan na lang lahat ang pera mo? So, on the chat box, please. 7! 7! 7 po, ma. 7! Okay, the answer is 7. Okay, so wag na po kayo mag-raise ng hands sa Google Meet. Diretso na kayo type sa chat box ng inyong answer. That's correct, that's 7. 2 points po ang tama, 1 point po ang mali. Next, number 4. We have negative 16 plus 9. The clue is, meron kang utang na 16. Meron negative 6. Na 9. So what's the answer? Please type on the chat box. Negative 6. Negative 6. On the chat box, please. Negative 7 daw po. Negative 6 daw po ang iba. Okay, ulitin ko. Meron kang utang na 16. Pero binayaran mo ito ng 9. May kulang ka pa na 7. And that is negative 7. Kulang is negative 7. Is negative rather. So the answer is negative 7. 2 points po ang tama. 1 point ang mali. Next, the last item for this part 1, we have 26 minus 13. The clue is, meron kang binayad na 26, pero may utang ka na 13. So what's the answer on the chat box, please? 13? So, sino si SPX? 13? So let's find out. The answer is 13. Correct. So a total of 10 over 10 for part number 1. Let's go now to part number 2. Numbers 10 to 14. Part number 2. 10 to 14. I'll give you 10 minutes. Ulitin ko the rule here. Pag pareho ng sign, positive agad. Pag magkaiba ng sign, negative agad. This is multiplication and division of integers. Your time starts now. For 5 minutes, 9:38 at 9:43, we will end.
Okay lang po, Yael. Pwede mo po siyang gawin anytime na magbalik na yung ano, internet or mag-ayos po yung cellphone mo. Please type down on the chat box if you're done. So you have 3 minutes more. Stephanie is finished. So let me see. Stephanie. Almosera. So si Stephanie, nakapasa na siya ng week 1 na portfolio at saka activities ng week 1. Sa week 2, hindi ko pa siguro nati-check. Pero as Jewel, nakagawa ka na. Natapos mo na yung week 2. Nagawa ko pa, sir. Okay, send mo lang sa akin ha, doon sa page pa din. So, try natin si Levy Bunny. How to pronounce your family name, Levy? Bunny eh, or Bunny? Levy? Bunny po, sir. Bunny? Okay, wala pa po ikaw week 1 na portfolio at saka week 2. Tama ba ako? Or na-send mo na? Apo, ginagawa ko pa po, sir. Sige, don't worry. I'll give you more time. So basta kung natapos nyo, pasa nyo agad para hindi magtambak ang trabaho ninyo. Kasi for example, nagpapasa na si AP, si English, si Math, si Filipino na. Hindi na kayo makakatulog niyan. So ganun lang. Basag makatulog kag anto dala una ba? Ala una yes. Sa buntag. Ganyan pagdating nyo ng college, seryoso, nung time na nag-college ako, siguro tag-alauna ako. Kasi nung nag-aral ako ng college, makwento ko lang sa inyo, habang nag-aral ako, nag-work po ako. So ang work ko morning, ang klase ko morning, pagkagabi work ko, tapos pag-uwi sa bahay, ko pa ako ng assignment. Makatulog ako yan tag-alas ko na, alauna, alas dos, ganyan na. Tapos gising na naman ako ng alas 6. So, tingnan natin si Eunice Buitizon. Si Eunice naman po, wow, perfect yung kanyang week 1 at saka yung kanyang activity na week 1. So, week 2 na lang po at saka week 2 na activities and week 2 na portfolio ang ipapasa niya. Okay, so the time is 9:42 for the last 1 minute. Allow me to erase what I'm writing here. Okay, let's start. Let's do the checking in 5, 4, 3, 2, and 1. So 12 times negative 7. Negative 5. Oops, it's... I'll give you a chance. It's multiply. Yan yung parenthesis. Wala pong add sa gitna. Wala pong minus sa gitna. It's multiply. 12 times negative 7. So, I'll give you a chance. Ten. This is multiply. This is not addition. This is not subtraction also. 84. So let's reveal the answer. Again, I'll give you a chance. Last 1 minute. 9:45, mag-check na talaga tayo. So some of your classmates answered negative 84. Others, 19. Others, 84. Positive 84. Merong positive po dito. Meron po positive 84. Okay, let's reveal the answer. 12 times 7. Ilan nga ba? 9:44 pa lang. Last 1 minute. So, tingnan natin. Mano-mano. 12 times negative 7. Do they have the same signs?
No. So therefore, negative ang answer natin agad. Kasi magkaiba sila ng sign. 2 times 7, 14. Very 1. 1 times 7 is 7 plus 1, magiging 8. So the answer here is negative 84. So the correct answer is negative 84. So marami pong nakatama. Okay, next, number 11. That's correct, JM. It's no. So let's have 9, negative 9 times 8. What's your answer? On the chat box, please. So 72, kay Eunice. Negative 72 rather. Same with Divine, Arian, Chris. Ariana, kaganda naman ang spelling ng Chris mo. Charles, Rico, Kenji, Eunice. So let's reveal the answer. Ronan's is negative 72. So 8 times 9, the answer is 72. Pero magkaiba sila, so negative 72. That's correct. 2 points po ang tama. 1 point naman po ang one left. Next, number 12. We have 10. Then, 2. Is this addition or division? Is this multiplication or division? Division. So, ano, paano nyo nasabi na division siya? Anong meron sa kanya? Anong symbol ang ginamit niya? Divide. Divide. Itong nasa gitna po, that is divide. So, what if sinulat ko siya ng ganito? 10, tsaka ganyan. Is it still division? Yes or no? On the chat box, yes. Please. Yes. 10 over 2, that is still division. Yes, that's correct. So, ilan pong 2 meron sa 5? Ay, sa 5 sa 10 is 5. So, the answer is 5. And both are positive, so therefore positive din po. Next, number 13. Negative 18 divided by negative 3. Okay, so what's your answer in the chat box? 6. Negative 6 na po, sabi ni Crystal. Kay Michael naman po, 6. 66 kay Akimi. Negative 6 kay Charles. So let's find out kung tama ba ang sagot nila. 6. Okay, the answer here is positive 6. Okay, bakit po positive? Dahil pareho silang negative. They are the same signs. Kapag the same sign, magiging positive. Next, number 14 for the last item. Negative 42, then we are going to divide it by 7. What's the answer on the chat box? Negative 6. Yes, that's correct. Negative 6 is our answer. So, 2 points po ang tama, 1 point ang mali. For the total score for quiz number 3 is 20 over 20. So, it will be part on you of your portfolio week number 3 for the activities. Okay, please color it properly, make some art, and make it beautiful. Now, I am going to end the class at 9:48 para makagawa kayo ng portfolio for the rest of the minutes. Okay, so in this time, I would like to say thank you for participating in our class and recognizing the attendance. We have the following. So 40, we have Akimi, Alvea, Ariana, Charles, Crystal, Clarice, Daniel, Dasha, Divine, Eunice, Yuri, Francine, Gabriel, Jana, Alisa, Jaire, JM, Cassandra, Chris, Kinji, Levi, Matt, Michael, Michaela, MJ Gabay, Nicole, Paul J, Princess, Rashid, Rico Albert, Ronens, Rosabel. Rico Albert, please make your portfolio. Nag-chat po ako sa'yo. Sana magawa mo po yun. Week number 1. Rosabel, Selwyn, Stephanie, Stephen, Yael, Yesha, Zeke, and the rest of the team. So let's find out kung ilan po ang score nila. Wow, may 17, may 18, may 16. Not bad, 16 is the passing score. Okay, so please open your camera for the picture attendance. Sa first, kuan lang po ang mapicturean ko yung first lang po na nag-open. In 5, 4, 3, 2, screenshot, smile. Okay, goodbye everyone. Thank you and God bless. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye, sir.